Greens Fighters for bringing him to the Final Four of the second straight season, beating the adults of Soy Falcons in straight sets. We have Coach Jose Roque and JM Rubino. Coach Jose, congratulations for this victory. And as I said earlier, the Greens Fighters are back in the Final Four. So what can you say about your team's accomplishment? Well, happy naman. Ito naman siguro yung ano namin pinaghahandaan for the after the last season. Ito na talaga yung pinaghahandaan namin. So still somehow hindi pa rin kami ganun ka ano, ka kumbinsido na we'll try our best na matapos namin itong last two games ng maayos. Thank you, Coach JM. Of course, siyempre magandang nakita nyo nung pre-season tournaments then ito na, nag-final four na kayo sa men. So, anong kailangan nyo para ima-achieve yung next step, yung next goal nyo? Anong kailangan gawin ng team? Siguro mas doble yung kailangan namin, disiplina namin. Hindi lang sa training, lalo na din sa labas ng court, yung lifestyle namin, kung ano yung ginagawa namin, kung paano namin dinitreat yung katawan namin, yung pahinga. Kailangan namin mas magdoble ingat sa lahat talaga ng bagay. Kailangan pala sa resistensya. Okay, thank you. Okay, the floor is open for questions. Coach, the first set counter set, Dikit, nalamasabi mo sa composure ng team, especially yun nga, pasok na kayo sa Final Four, tapos kakailanganin yun, Adam. Well, siguro ano lang, somehow naging confident na yung team na alam nila. So medyo somehow nag-relax din talaga. Pero yun nga, sabi ko, hindi naman to just a team na ano eh, baliwalayin. Hindi naman, sabi ko nga, from the previous mga interviews, we treat our opponent talaga equal. Kung sino man yan, basta tatrabo, maglalaro kami maayos. Kung ano may result, let's... JM, tabla kayo ngayon with NU. Mataas pa yung chance for you twice to meet. Ano lang yung mindset heading into your 5-2 games against Ateneo and USP? Para sa amin, hindi naman namin i-aim muna kung ano yung nandun sa dulo. One game at a time muna kami, lalo na big games itong susunod sa amin, Ateneo and UST, and alam naman namin na sobrang lakas din talaga ng team nila. So, kailangan muna namin mag-focus dun sa magiging sunod na game namin bago namin isipin kung magigain ba namin yung twice to beat advantage. Kasi pag masyadong malayo yung tingin namin, baka mapabayaan namin kung ano yung nasa harap namin. Coach, paano lang yung mga reminders, especially yung Ateneo at UST? Sila yung dalawang team na naglalaban for the final 5-4 spot. Well, sa amin, we'll just do our job. Tapusin man namin itong last two games. Regarding yung sa kanila, well, di ko control yun eh. It's up to them. So, basta kami, kung sino makakarap namin itong darating, tatapusin namin ang maayos. We make sure na kami kukuha. Coach, how are you liking lang yung progress ng team after nga nung talo niyo sa FPU? Parang talaga nabubuhay yung team to, you know, secure victories at kaya na natin straight set din. Well, hindi kami kasama mag-remind sa kanila eh. Kahit na sobrang kulit na namin, halos para kaming bubuyog sa kanilang tenga. So, every day ng training, every game na inaharap namin, we make sure na nandun yung reminders. So, never stop. Until makuha namin yung gusto namin. The GM, we had 16 points on 13-28 attacks, 2 plus 1 service ace, and we had 14. So, balance yung pensa nyo, hindi lang nalang si Noel, pati si ikaw, si Ben. So, ano yung test namin itong magandang ano nyo? Yung sa occasion na parang iba-iba yung mga kasi, ano yung test namin ito? What does it mean for that? Para kasi manalo, hindi lang isa dapat ang gagane. So, I think sa remaining games namin, we aim na hopefully yung medals naman namin
makapag-contribute na din in terms of attacks and blocks. Kasi yung libero naman namin, consistent naman siya sa trabaho niya. And middles na lang talaga yung kailangan mag-step up para sa akin. Congratulations also, thank you. Thank you.